Good morning guys sa inyong lahat. Welcome to Malita TV channel again. So, maiba naman po tayo ngayon, ano? Usually, ang mga problema po ng ibang kababaihan is about sa pagme-makeup lalo na sa umaga. So, gusto ko po i-share sa inyo kung ano yung mga magandang gamitin para hindi naman po tayo mga mukhang clown sa umaga kapag nagme-makeup po tayo. Kasi, di ba, na-notice natin, no? Minsan, yung iba na kapag nagme-makeup sila, medyo mapula yung dito, yung mga ganyan. So, gusto ko lang humag-suggest ng mga kulay na magandang gamitin sa umaga pag nagme-makeup po tayo. So, okay. Tamang-tama po. Katatapos ko lang maghilamos ngayong umaga. So, sisimulan po natin ng pagme-makeup. So, ano yung mga magandang gamitin? Okay? Kahit naman ano po ang gamitin ninyo after nung maghilamos, okay lang po yun. Depende po yun sa branding nyo or kung ano. And then after po maghilamos, gumagamit po ako ng toner. So, kahit ano naman yung toner, ito po Korean, kumbaga, Korean toner po siya. So, naglalagay pa rin po ako ito sa mukha bago ko mag-makeup. Maganda po natin gamitin niya. Huwag po tayong mag-direct. Kasi usually, pag nagda-direct po tayo, yun po yung tendency na nakakasira ho talaga ng balat ang makeup, lalo na yung mga makeup na matatapang, meron ho kasing ganun. So, okay. Then after ho ng toner, naglalagay din po ako ng soothing solution po. Sa mga sensitive skin, or kung hindi naman po sensitive, basta kahit ano naman po. Kasi, minsan po, di ba, set naman po yan pag meron po tayong mga ginagamit sa mukha or kaya ho sa Pilipinas, yung mga pads. Yan po ang dating gamit ko sa Pinas eh. Yung pads po. Tsaka yan, yung mga ano pa ba. Meron po tayong mga brand na Eskinol, mga Maxi Peel, at kung ano. Depende po yun kung ano sa brand nyo. Pero mas maganda po talaga kasi gamit tayo ng mga ganong bagay bago ho tayo mag-makeup. Okay? So, ito na guys. Magsisimula tayo sa ating BB cream or cushion. Pero yung light lang. Mas maganda kasi pag light, light din siya. Depende po sa skin tone ninyo. Pero naman po mga medium tone. So, syempre, ipaparish nyo po yun sa inyo. Pangit naman ho kung medyo brown ho tayo. Tapos gagamit tayo ng light. Eh, hindi po yun maganda. So, binabase nyo pa rin ho sa skin tone ninyo. So, okay. Simulan po natin. Lalo na dyan. Meron ako mga yung ano, tawag doon. Freckles ba yan? Yung lumalabas-labas sa mukha. Sabi nila may lahi daw kasing ganun. Kaya ganun po yan. Ayan German. German Shepherd. Ayan. Tsaka ang kinaganda ho sa ngayon, pag meron ho kayong mga makeup na ganito, mas maganda pag pinahid nyo ho ng ganito lang. Huwag ho yung pag-anon. Nakikita nyo po minsan doon sa mga makeup tutorial, no? Kapag nagme-makeup po sila, parang dampi-dampi lang po yung ginagawa nila. Alam nyo ho kung bakit? Kasi, pag dampi-dampi lang ho yung ginagawa ninyo, ang tendency ho, hindi ho nagkakalat yung makeup. Kumbaga, nandoon lang din ho siya. Yun ho, kinaganda nun. Yan, parang ganyan o, diba? Kikita po ninyo. Nakakapagod nga lang. Yan. Titingnan nyo po, parang ang kapal niya, diba? Pero hindi po. Kasi after na ho niya, hihigupin na po yung ano niya eh, sa skin ninyo. Parang yung mag-a-absorb ganun sa balat. So, umpisa lang ho, kala nyo ganun. Kaya, maganda ho BB cream gamitin. Depende po sa branding niya.
Okay, so kung makikita nyo pong pantay na siya, siyempre dapat hindi lang sa mukha. Ha? Nakikita nyo? Siyempre hindi lang po dapat sa mukha. Kailangan din ho maglalagay kayo sa leeg. Para pantay ho yan. Kasi noong kabataan ko ho, mga noong panahon, dami ho laging kakatuksuhan sa ganyan. Huwag ho kayong manghinayin na maglagay sa leeg. Kasi yung mga tukso-tukso na alam nyo yun, mukhang espasol yung mukha, ganyan. Kababaihan, alam nyo na, naglalagay lang sila sa mukha pero sa leeg, hindi na. Pero ako, kahit ho noon, naglalagay na ho ako sa leeg. Kaya ho, pag naglalagay din ho kayo ng mga maxipil, pag nagpapahid po kayo ng mga astringent, kailangan po isasama nyo rin yung leeg ninyo. Para ho pantay sa puti. Diba? Siyempre ho yung mga gustong pumuti. Ganyan. O diba? Ganyan ho siya. Okay. Yan. So, finish na po tayo sa ating basic. Okay. Then after ho dito, ang ginagawa ko, pero hindi naman ho siya yung ganun ka-sticky. Meron ho talaga mga BB cream na sobrang sticky at hindi. So ang ginagawa ko ho din, after ko po maglagay ng BB cream, sinusundan ko pa rin ho ng ano, ng powder. Kasi ho, para talagang, alam nyo yon. Pero depende ho sa inyo, dun sa mga okay lang na sticky yung mukha nila, yung bang parang nalalagkitan, pero kung sanay ko kayo doon, okay lang. Pero yung sa mga hindi naman po sanay na malagkit sa pakiramdam ninyo, gamit ho kayo ng ano, ng second powder niya. So, ganun lang din ho, pag gagamit kayo. Ganyan-ganyan lang din ho. Huwag nyo hikakalat para ho maganda ang ano sa mukha ninyo. Simple lang. Kaya nga minsan kahit pag naka-BB cream kayo, yun lang, ice na. Lalo na kung halimbawa dyan lang naman mo kayo may pupuntahan kayo saglit. Para naman po hindi masyadong yung itsura natin ay mukha tayong clown. Diba? O, makita po ninyo, diba? Ganyan. Then, after naman po niyan, syempre, yung iba gusto nang may blush on. So, ang ginagamit ko pong blush on, minsan, yung iba kasi gumagamit ng, ano, ng color masyadong pula. So, ang sa akin naman ho, ganitong kulay lang siya. Yan, nalaglag. Ganitong kulay po ang ginagamit ko. So, pag nilagay nyo naman ho yan, hindi ho siya masyadong ganun kapula. O kaya yung ganitong kulay. Ito po, makikita nyo yung orange niya. Yan, maganda po talaga yan. Kasi, kumbaga, kaya nga sinabing umaga, so, kailangan po, light po talaga ang gamitin natin. So, let's say na gamitin po natin yung oranges. Yan. Oranges. Kasi usually yun na po nagagamit din yung iba yung pink. Or kung pipili naman po kayo talaga ng pink, mas maganda po yung light na light lang po siya. Yan. Ganyan po. So, gagamitin naman po natin yung orange. And then, pag naglagay po kayo, dito lang. Pati sa ilong at saka po sa baba. Para ho pantay. Para maganda ho siya tingnan. Ayan. Diba? Di pa rin siya ganun kalata, diba?
eyeliner. Yan. Siyempre, need po natin yan. Pero ako po, bago ko i-direct na mag-eyeliner, nalagay ko po dito black. Pero depende po sa inyo kung gusto nyo ng brown. Pero bago po ako maglagay ng eyeliner dito sa baba, naglalagay po muna ako ng parang, ng makeup po, no? Ginagamit ko po yung brown. Yan. Color brown. Tapos papayad ko lang po siya dito. Meron na rin siyang kulay kahit papano. Kasi po, minsan di ba kapag gumamit tayo ng mga black eyeliner, yung mga light lang, parang nawawala po siya agad. So, para po, pag pinatong natin to, maganda siya tingnan. Pagkakamalan nga ho, minsan kala nila tato. Kasi ko hindi, hindi yung tato yan. Nagpatong lang ako ng brown na light na may, na para sa sa eyeshadow, nilagay ko lang yun doon. So, diba? Yan, kung titingnan nyo po. Ganda po yung tingnan kasi kahit dito sa baba, parang nagkakaroon na po siya ng parang makeup niya. Yan, simple lang. Ha? Diba, ang ganda na po niyan? Pero minsan po, kung gusto ninyo, maglagay na rin po kayo doon sa taas. Kasi po ang tendency parang yung sa taas ng ano ng eye ng antawag dito sa may pilik mata ninyo. Parang nagiging tendency, nagiging makapal na din siya kapag naglalagay ho tayo niyan. Nagiging makapal po siyang tingnan. Ha? Oh, yan, 'di ba sa mata pa lang, no? Okay na siya. Then, syempre, ayan na ang pagkikilay. Talagang kahinaan ng mga babae, no? Pagkikilay. Yung kilay ko hindi pantay, eh. So, gamit ako ng brush, no? Yan po talagang mahirap sa lahat. Pero anyway, kung susunod na po natin pag-aaralan yung pagkikilay kung paano. But then, ako po kasi, sisingit ko na rin kung ano. Kasi yung iba katulad po niya, tulad sa akin. Ang ginagawa ko, parang nag-a-add na lang. Ayan. Kasi ho, diba, dito sa kabila, kung makikita po ninyo, dito ay medyo naubos-ubos yung aking kilay. Then, dito, pero mas inuunahan ko yung kabila, yung dinadagdagan ko na lang siya. Huwag niyo kong parang isusulat ng parang nagdo-drawing kayo. Maganda yung dampi-dampi lang. Diba? Ganyan. Parang simpleng-simple lang siya. Kumbaga parang kilay mo pa rin yun. Which is, oh, may kilay pa rin naman ako. Pero ibig sabihin, hindi siya mahalata na talaga yun. Din-drawing mo talaga. Tsaka yung yun, kailangan pa ng mga mamahali na kung ano-ano mga brush ko para lang yan. Pero depende po sa inyo. Siyempre, kung marami kayong pera, okay lang yun. Iba-iba naman po kasi tayo ng style, kung paano nyo pagandahin ang kilay nyo. Yung iba kasi pagpupunta ng party. Pero kung lalabas lang naman po kayo dyan, sa malapit sa bakuran ninyo at gusto niyo po ng syempre lagi tayong maganda, ganoon naman tayong mga babae. Yan, oh, 'di ba? Simpleng-simple lang. Yan. Kayo po, 'di ba? So parang hindi naman siya ganoon talaga kahalata. Ano ba 'yan? May wrinkles na ako.
Ang talaga tumatanda na. Ako po niyan, depende po sa inyo kung gusto niyo po maglagay ng tawag dito. Mascara. Kung gusto niyo po maglagay ng mascara dito, pwede rin po, or kung ayaw nyo, okay lang din. Pero ako po kasi, pag yung simpleng makeup lang, hindi na po ako nagmamaskara. Kumbaga, mas okay na po yung ganyan kasi, okay lang naman po yung aking peligmata. Yan, okay. Siyempre, after po nyan, lipstick. So, ano bang magandang lipstick na gagamitin natin? Okay. Siyempre, pag light, itry nyo po mag-lipstick ng mga color pink. Mga color pink na lipstick o kaya po mga oranges, kasi sa tingin ko kahit naman po brown ang color ninyo, meron pong talaga yung alam nyo yon sa katulad po nito, no, sa MAC, yung pag orange po niya maganda po talaga. Kumbaga pag nagte-testing po kayo, no, 'di ba dito? Mapapansin niyo naman eh. Mapapansin niyo naman talaga sa balat ninyo kung tama ba siya o hindi. Kung ganoon. Pero ang advice ko po talaga, wag, mas maganda yung light. Hindi naman po yung light na light, kumbaga yung pangalawa sa light na mga orange or kaya sa mga pagka-pink niya, wag yung pink na pink. Kasi pag hindi naman po maputi ang ating balat, mas maganda po yung gumamit tayo ng kumbaga pangalawa sa pink. Yung pinaka-light po niya, di ba? Yung ganun. So, katulad po nito, yan. Diba? So, minsan po, ang ginagawa ko, kung gusto ko siyang palighten, halimbawa, wala akong lipstick na light, halimbawa, red lang. Red lang yung lipstick ko. Tapos, meron ka pa siyang isang lipstick, no? Minsan po, pinagsasama ko yun sila. Pinag-a-add ko sila. Para po mag-light yung pag pinagpatong nyo, magla-light yung lipstick, yung color na gusto po ninyo. Okay, simulan po natin. Gagawin ko. Lalagay ko po muna yung isang color pink. Alam nyo po, mas magandang gumamit kayo ng brush. Payo ko po yun sa inyo. And then, bago po kayo mag-lipstick, maglagay po muna kayo ng anong bang tawag dito? Yung ano po, yung nilalagay sa para mga lip balm. Yan. Advice ko rin po sa inyo yan. Magamit po kayo ng lip balm bago mag-apply ng lipstick. So, hindi po direct sa labi ninyo. So, okay, kuha na po ako ng brush at saka po ng konting lipstick. Lalagay ko na po siya dito. Kung makapipansin niyo po, hindi ko pa siya yung masyadong inaayos. Parang ikakalat niyo lang po ng ganyan. And then, after po niyan, susundan ko na, kung mapapansin niyo, ganyan po ang aking lipstick, wala po siyang ano, kumbaga parang may butas siya. Kasi ang ginagamit ko po, brush. So, ibabrush po natin siya. Alam niyo kung bakit mas maganda ang brush? Kasi po, mas nagiging yung lipstick, mas napaplat po dun sa labi yung kulay. Ganyan po muna sa umpisa. Tapos ikakalat nyo na lang po ulit. Pag alam nyo na po na may lipstick na kayo dito sa may taas at dito sa baba, yun po kasi ang dapat eh. Para maganda ang dating kahit nagsasalita po kayo, hindi po halata na yung labi po ninyo. Diba minsan mahalata yung labi natin na pag nagsalita ka, parang mahalata na alam nyo yung wala pong lipstick siya. Yung ganun. So, eto na. Pag nakita nyo na po na sure yung sa may taas at saka po dun sa baba, gamitan nyo po uli ng isa pa.
Then saka na po kayo mag mag-shape. Shaping pa rin po tayo. Then sa kanya po ikalat. Yan. Kung mapapansin nyo po, di ba? Ang ganda po ng pagkano. Kasi gumamit po tayo ng brush. Yan. Hindi po kasi katulad nung pag-direct po, dati ganun din po yung ginagawa ko pag yung madalian, mabilisan. Pero kung gusto nyo po talagang mas mapaganda siya, gamitan nyo po siya ng brush. Okay? So, ayan. Okay na po ang aking sharing. So, syempre, kapag syempre, sa buhok naman po tayo, pag yung gusto nyo naman ng medyo talagang bonggang-bonggacious na morning ang gusto nyo mangyari, syempre kailangan naman po ang ating hair. Maganda rin po ang ayos. Kaya simpleng ipit, ganyan. So, ayan po. So, dito po na natatapos at ang ating simple makeup sa umaga, guys. Sana po may naitulong ako kahit po paano. Ayan. So, diba? Thank you guys. Next time po uli. At pasensya na po kayo dun sa akin po mga subscriber na medyo naging busy lang po talaga ako last week. Then maraming salamat po. Andiyan pa rin kayo. Hindi kayo umaalis. So nag-share lang po ako sa for now ng makeup na maganda para po sa umaga. So sana po makatulong po ito sa inyo. And then happy weekdays po. And keep safe everyone. Alam nyo na, still ang coronavirus andiyan pa rin. Hindi natin po alam kung kailan po talaga mawawala yung coronavirus. Tagal natin mag-back to normal. Diyos ko po. Sana po makasurvive talaga tayong lahat. Lalo na po sa Pilipinas. Diyos ko. Ang ating po mga family nandiyan. So anyway guys, mag-ingat na lang po tayong lahat. And God bless po sa inyo. So, susunod ko naman pong video. Siguro, ang basic Korean lesson naman po na number 3. Yun naman po. About naman po sa greetings. Okay? Doon po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Subscribe lang po kayo, Maldita TV. And, ano pa ba? Kasi medyo makakalipon ko na po. And then, hope you enjoy na lang sa aking channel. Ipagtsaga, ano na lang po pa minsan-minsan. Maldita lang po ang pangalan niya, pero sa totoong buhay naman, hindi ako maldita. Sabi ko nga minsan, tanggap ko na po yun na hindi po talaga approachable yung mukha ko. Ewan ko na kung bakit. Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat. See you next time po, guys. Have a nice day. Bye!